Ellie. At ito ang kanyang mga sangkap. Tara, umisaan na natin. Sibuyas, siling pangsigang, labanos, okra, kangkong, kamatis, sitaw, patis, turog na paminta, sinigang mix, mantika, at salmon belly. Ayan guys, maglagay tayo ng mantika sa frying pan at hayaan natin itong uminit. Alam nyo guys, bakit ko piniprito ang belly bago ko siya isigang? Kasi para maiba siya. Kasi normal na sa atin na common na kasi yung pagka nagsisinigang tayo, ilalagay lang natin ang fish or kung anong sinigang or baka. Sa akin, piniprito ko muna siya ng bahagya kasi iba ang lasa niya. Hindi ko siya ma-explain guys eh. Pero kung subukan niya to, talagang malalaman niyo kung ano ibig kong sabihin. Kasi naghahalo yung prito at saka yung sinigang. Ang combination niya is masarap. Promise, maparami kayo ng kain pag ito ang ginawa niyo. Natutunan ko siya guys nung one time na yung kinsang ko eh nagluto siya ng ano na sinigang na talakitok yata yun. If I remember ha. And then, yung natikmo ko siya, natanong ko sa anong ginawa mo dito? Sabi niya sa akin, pinirito ko muna siya ng, ano, ng bahagya bago ko siya sinalang sa, ano, sa sinigang. Kaya yun na, yun, ang, ano, yun na yung ano ko. Kaya ginagaya ko na siya. Ayan guys, unti-unti natin siyang babaligtarin rin para magpantay ang pagkaprito niya. Dandahan lang ang ano para hindi siya masira. Hindi siya madurog, kumbaga. Ayan guys. Habang iniintay niyo yung pumantay ang prito ng ano ng salmon, eh unti-unti niyo nang pinipipare yung ibang sangkap pa na ginagayat-gayat niyo na lang ang ibang sangkap pagkatapos yung hugasan para pagkatapos na itong pagpiprito niyo ng salmon eh ready na kayo para sa mga sahog. Ayan guys, pantay na siya. So, isang tabi muna natin siya habang pinipipare natin ang iba pang sangkap. Ayan, maglagay tayo ng kaldero na may tubig. Hayaan natin siyang kumulo. Pag kumulo na siya, ilagay na natin ang kamatis at sibuyas. At hayaan natin siyang kumulo ng 5 minutes para madurog ang kamatis at humalo ang asim niya. After 5 minutes, ilagay na natin ang iba pang sangkap katulad ng labanos. Ayan. Dandahan lang, baka mapaso. Kaya, mas maganda kung maglagay kayo ng labanos eh malapit sa tubig para hindi siya magtinlabsik kasi mainit. Para iwas injury. O, diba? Or pwede rin kayong gumamit ng clip para iwas ano rin paso. O, diba? Kahit saan, pwede nyo magamit yun. So, lagay lang kayo ng lagay. Kahit na magtilapsik siya eh hindi ka maano, hindi ka mapasok. 'Di ba, guys? So payo ko lang 'yun, guys. Hintayin lang natin siyang kumulo ng 3 minutes. So afternoon, habang naghihintay tayo eh hinahanda na natin 'yung sunod na ilalagay natin ano, na sangkap. Ayan. Ngayon, ayan na. After 3 minutes, ilalagay na natin ang sitaw naman. Guys, masarap din itong sitaw lalo na pag sa adobo. 'Di ba? Maraming gamit tong sitaw sa pagluluto, 'di ba? Sa adobo, 'yan masarap din yung sitaw na 'yan.
So ayan guys, haluin muna natin ng haluin ng bahagya para magpantay yung level ng sangkap. So ayan lang, ayan natin siyang kumulo ng 2 minutes lang. Kasi pagka matagal eh baka malata yung ma-overcook yung gulay, eh, hindi na masarap. 'Di ba? Masarap pa man din yung medyo maano-ano pa, matigas-sigas pa yung gulay. Diba guys? Habang hinihintay natin ang 2 minutes na pagkulo, eh prepare na natin ang sunod na sangkap na ilalagay natin. Kagaya ng okra. Ayan. Tara, ilagay na natin. Ilagay natin dahan-dahan lang. Baka mapasok. Nako, iklat ng abot. So, ayan guys. Haluin ulit natin ng bahagya para pumantay uli ang level ng mga sangkap. Pakuluin lang natin siya ng 1 minuto bago natin ilagay ang seasoning na sinigang mix. Ayan. Depende sa inyo kung gano'ng karami, kung gano'ng asim ang gusto nyo. Kasi may kanya-kanya tayong panlasa, di ba? So, after nun, yan, haluin natin ang haluin para kumalat sa buwang ang asim niya. Di ba, guys? Tapos, lagay na natin yung patis, lahat ng mga sangkap na seasoning. And then, pagka ulo niya ng bahagya, isunod natin ilagay ang paminta. Guys, ang paminta guys, depende rin sa panlasa nyo kung gusto nyo ng maanghang, kasi nagpapaanghang din siya eh. Kung gusto nyo, ayan, ilagay nyo. Tantsahin nyo kung gaano karami ang paminta na gusto nyo ilagay. Pero sa akin, syempre, half tablespoon ang ilalagay ko. Kasi mahilig ako sa manghang. Tapos, yan, dahan-dahan, halu-haluin nyo. Tapos, lasahin na rin ninyo kung ano pang kulang na dapat mo ilagay. Kung kulang ba sa patis, o kulang ba sa asin, or kulang ba sa paminta. Yan. And then, tsaka nyo ilagay ngayon ang fried salmon belly. Yan. Dahan-dahan lang kasi baka dumawali yung signa. Ayan. Ito guys, isasabi kong clip guys na crocodile clip na pwede nyong gamitin habang naglalagay kayo ng mga sangkap sa mainit na kumukulong tubig. Ayan. Tapos konting halo. Tapos medyo pakuluan natin uli siya ng bahagyan mga 3 minutes. Guys, habang hinihintay natin siyang kumulo uli, prepare na natin yung sili na ilalagay natin. Guys, yung sili na mahaba guys ha. Kagaya nito, ayan. Ayan. Kasi yung sili ng ganyan guys, ano yan eh. Pang sinigang talaga. Diba? And then, tsaka natin isunod yung kangkong. Tapos, habang pagkalagay nyo ng kangkong, medyo idubog nyo siya para pumantay uli yung sangkap. And then, matapos ng ilagay lahat ng kangkong, eh, tsaka natin patayin yung pinutuan. Ayan. Hayaan natin yung init lang mismo ng loob ang magluto sa kangkong. Ayan guys, luto na ang ating sinigang na fried salmon. So, ililipat lang natin siya sa maliit na lalagyan para makita natin ang resulta ng ating pagluluto. Ayan guys, nailipat na natin sa maliit na mangkok. I'm sure pag ganito ang ginawa nyo, try nyo, maparami ang kain nyo. Masisira ang diet nyo. So guys, kung bago lang kayo sa aking channel, dislike, subscribe, and click the bell button para updated kayo sa sunod na aking video. Tara guys, kain na tayo!